Felipe ako ang daan, katotohanan at buhay. Amay sa akin matatanaw. Alleluia, 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 alleluia. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus kay Tomas, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Kung ako'y kilala ninyo, kilala na rin ninyo ang aking Ama. Mula ngayon ay kilala na ninyo siya at inyong nakita." Sinabi sa kanya ni Felipe, "Panginoon, ipakita po ninyo sa amin ang Ama at masisiyahan na kami." Sumagot si Jesus, "Matagal na ninyo akong kasama, Felipe. Tiyat at hindi mo pa ako nakikilala? Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Bakit mo sinasabing ipakita mo sa amin ang Ama? Hindi ka ba naniniwalang ako'y suma sa Ama at ang Ama'y suma sa akin? Ang mga salitang sinasabi ko ay hindi ko sinasabi sa ganang aking sarili. Ang Ama na suma sa akin ang gumaganap ng kanyang mga gawain. Maniwala kayo sa akin. Ako'y suma sa Ama at ang Ama'y suma sa akin. Kung ayaw ninyong maniwala sa sinabi ko, maniwala kayo dahil sa mga gawang ito. Sinasabi ko sa inyo, ang nananalig sa akin ay makagagawa ng mga ginagawa ko at higit pa rito, sapagkat pupunta na ako sa Ama. At anumang hilingin ninyo sa Ama, sa aking ngalan ay gagawin ko upang maparangalan ang Ama sa pamamagitan ng Anak. Gagawin ko ang anumang hihilingin ninyo sa pangalan ko." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsipo muna po ang lahat. Muli po sa mga naririto, gayon din ang mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng live streaming. Magandang umaga po sa inyong lahat. At sa mga kapatid nating nasa ibang panig ng daigdig, isang mapagpalang araw po. Nakikilala ba ng ating kapwa si Kristo sa pamamagitan natin? Ginugunita po natin ngayon ang kapistahan ni na Santiago at San Felipe, dalawang apostol na magkasama, bahagi ng 12, no, hindi man gaano na pag-uusapan o nagiging bahagi ng kwento ng ating pong Jesus Nazareno sa mabuting balita, no? Hindi katulad ni na San Pedro, San Pablo, yung isa pang Santiago, si Andres, si Juan, no? Bagamat may mga pagpapalitan sila ng ating pong Jesus Nazareno na nagpapakilala sa atin hindi lamang sa ating mahal na poon, kundi pati na rin sa kanila bilang mga tagasunod. Sa mabuting balita ngayon, nakita po natin, hinahanap ni San Felipe at Santiago ang Diyos Ama. Kaya sinasabi nila sa ating mahal na poon, "Pakita niyo naman sa amin kung sino ang Diyos na ito. Para bang hiwalay ang Ama sa Anak?" Subalit, ipinahayag ng ating pong Jesus Nazareno, "Kung nakita na ninyo ako, naniwala na kayo at naging saksi kayo ng lahat ng ginawa ko, nakita nyo na ang Ama." Ipinakikilala muli sa atin ng ating pong Jesus Nazareno na siya ay totoong tao, subalit totoo ring Diyos. Ang Amang hindi nakikita
No? Sa lumang tipan, isang tinig lamang o pinakikita ang sarili sa pamamagitan ng mga elemento tulad ng hangin, ng apoy, inihahalin tulad sa mga bagay sa kalikasan tulad ng bato, tulad ng isang bantayog, katulad ng isang gusali. Sa bagong tipan, ang Diyos na ito'y ipinakikilala sa katauhan ng ating Poong Hesus Nazareno. Na ang kanyang kabutihan ay nakikita sa paglapit ng ating Poong Hesus Nazareno sa mga tao, sa pagpapagaling sa kanila, sa pagtatama at pangangaral. Ang kanyang malasakit ay nakikita sa pagmamalasakit ng ating mahal na Poon. Ang kanyang pakikisama at pakikiramay sa buhay ay nakikita sa pakikilakbay ng ating mahal na Poon kasama ang kanyang mga apostol, kasama ang lahat ng naniwala sa kanya. At ang dakilang pag-ibig ng Amang ito ay nakita sa pag-aalay ng buhay ng ating Poon nang hindi sapilitan. Kung ano ang nais gawin ng anak, yun din ang nais gawin ng ama. Magkahiwalay, subalit iisa ang niloloob at ninanais. At magandang pagnilayan po itong pagkakaisang ito ng ating Poon at ng Diyos Ama bilang iisang Diyos. Dahil ito rin po yung tawag niya sa mga apostol, no? Partikular na sa 12, lalong partikular na sa araw na ito kay San Felipe at Santiago. Maging patotoo, maging kaisa. At magandang tignan po yung buhay natin. Kung itong mga apostol sa kanilang pangangaral at sa pagiging saksi ay pinakilala ang ating Poong Hesus Nazareno, pagkatapos po ba nito, pagbalik na tayo sa trabaho, pagbalik na tayo sa mga bahay natin, o yung mga walang pasok ngayon, naka-day off, maglalakwatsa, pupunta kung saan-saan, iba't ibang tao ang makatatagpo, nakikilala ba ng ibang tao ang ating Poon? Hindi man natin sabihin, hindi man makita yung mga dasalan na nakatago sa ating mga bulsa, hindi man malaman ng iba na galing kayong Quiapo. Yun pa lang sa pananalita natin, yun pa lang sa pagtrato natin, yun pa lang sa pagpe-Facebook, pagtawag, pagtatrabaho, pagiging magulang, pagiging anak, pagiging kamag-anak, nakikilala ba ng ibang tao na, nagsisimba pala ito? Naniniwala pala ito sa Diyos? Ganito pala kabuti ang pinaniniwalaan niyang Diyos? Alam niyo po, malaking hamon yan, ano? Kasi minsan, parang ang tingin natin sa sarili natin, pagkatapos natin magsimba, ang taas-taas. Tayo pa unang magmamaliit, ay hindi ka kasi nagsimba, tamad ka kasi, wala kang sikap, hindi ka pinagpala. Hindi man natin sabihin ng diretso yung mga salitang yan, minsan yung mga ginagawa natin, yan ang ipinaparating. Ganda-ganda ng dasal sa loob ng simbahan. Pag sinabing humayo kayo't ipahayag ang mabuting balita, mas na ipapahayag pa ang paninira. Nangunguna pa sa chismisan. Nakakatanggap ng biyaya, una pang magtatanggi. Ginagawa rin ang kapatawaran at bagong pagkakataon, mas matindi pang umaway sa kapwa. Marami po tayong mga ginagawa sa araw-araw na para bang kabaliktaran ng ating pananampalataya. At sa ating paggunita ng kapistahan ng mga apostol na ito, sana naman ay mapaalalahanan tayo na ang tunay na bunga ng pananampalataya
ay ang mabago tayo tungo sa kabutihan. Tungo sa higit na kabanalan. At yung kabanalan, hindi lang yung dami ng dasal, yung dami ng debosyon. Ang tunay na kabanalan ay yung nakikita ng kapwa mo yung kabutihan ng Diyos sa iyo. At dun mo lang masasabi na ikaw ay tunay na sumunod sa Diyos, na ikaw ay tunay na naging saksi, na ikaw ay tunay na naging Kristiyanong sumunod sa Kanya. Kaya naman po sa pagpapatuloy ng ating banal na misa, hingin natin ang biyaya na sana'y labanan natin ang tukso ng pagiging makasarili, ang tukso ng pagkilos na taliwas sa ating tinatanggap na pananampalataya at maging tunay na saksi. Maging tagapagpadala ng kabutihan, katarungan, pagmamalasakit at pag-asa sa kapwa. At sa araw na ito, tanungin natin ang ating mga sarili, paano tayo magiging tunay na saksi ng ating Kristiyan, ng ating pananampalatayang Kristiyanong tinatanggap lalong-lalo na sa simbahang ito, sa pakikiisa sa banal na misa. San Felipe at Santiago, ipanalangin mo po kami.